Man, dami mo na agad naiinom. It's okay. I just need this to calm my nerves. And besides, bakit ba ang tagal ni Attorney Lazo? Late na nga siya. Late pa yung mga inheritors na yun. And I wonder, ano, sino ba yung mga yan? Masyadong pa-VIP? Pa-importante? Oh! Excuse me, what are you doing here? Nagkamali yata kayo, no? Meron kami important meeting dito, so get out. Na-surprise ka na kami ang nagdating? Surprise! Ma, calm down. Calm down. Oo nga. Calm down. Ano ba? Kalma lang. Hindi pa nga natin alam eh. Atayin natin si attorney kung anong sabihon. Ayan, ulo, malabas yung ano eh, litid mo sa liig. Nagagalit ka eh. Kalma ka lang din eh. Ayan nga, ano eh, kasi nang iba kang... Hindi, huwag na tama na po. Oh, great. Buti dumating ka na, attorney. I'm glad we're complete. Good morning, Amanda. Patrick. Good morning, Martha. Happy Lou. Ngayon, babasahin na natin ang naiwang last will and testament ni Sir Philip. Ayon sa nakasulat dito, iniiwan niya ang kalahati ng kanyang kayamanan, lahat ng kita ng company, ang properties at assets na kay Happy Lou. Pati na rin ang mansyon. Happy Lou? Bakit? O paano nangyari yun? Amanda, ang kalahati ng kayamanan niya ay iniiwan niya sa kanyang anak. Yeah, right! Anak! Oh, you said anak. Eh, wala na. Matagal nang nawawala. Hindi na makita ang anak ni Philip. Si Happy Lou ang anak ni Philip. Dugo at laman. Siya ang nawawalang anak ni Sir Philip. What? Bakit? Hindi! Hindi pwede mangyari yun! Wala na nga kang magawa eh. Wala na. No! No way! Ito! Paano naging anak to ni Philip? Ano yun? Ganun-ganun lang? Bigla ka susulpot pagkatapos kalahati ng lahat ng kayamanan ni Philip mapupunta sa inyo? Ano pa? Ha? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. No. Walang kwenta yan! Walang kwenta yan! Walang kwenta yan, last will and testament na yan. Wala, hindi valid yan! Hindi ako naniniwala dyan. Walang anak si Philip! Calm down, Amanda. Para sa ikatatahimik ng lahat, lalo ka na, Amanda, ipapa-DNA test natin si Happy Lou. This is ridiculous. There must be a misunderstanding. Ah! Sir Patrick. Happy Lou, totoo ba yung sinabi ni Tita Martha na anak ka daw ni Uncle? Inamin na sa akin ni Nanay nung umuwi ako ng Maynila. So it means we're cousins. Oo. Well, DNA test takes usually 6 weeks. Pag napatunayan, doon pala kita tatawagin pinsan. Galit ka ba? Walang dahilan para magalit ako. You deserve all the good things na iniwan ni Uncle. Pero sa inyo yun dapat ni Ma'am Amanda, di ba? We're still part of the company. We're still part of the family. Kaya huwag mo kaming isipin. Alam mo, sa totoo lang, ayoko talagang pumirma at kunin yung mana. Eh, kinakabahan ako. Eh, ang laking responsibilidad ang iniwan sa akin ni Sir Philip. Don't worry. I'm still here for you. Why her? Anong alam niya sa negosyo? Anong alam niya sa responsibility sa isang CEO? Bakit hindi si Patrick?
Di pa naman napatunayan na anak to ni Philip, ha? And you. Look at yourself. Pupunta ka dito? Kaya na itsura mo? Kaya ng damit mo? Lavender to blue? Seriously? Hindi ka bagay dito. Bakit ba hindi na lang ikaw yung namatay? Dapat ikaw na lang yung namatay para mas tahimik yung buhay namin. Why do I have the feeling? Sinasabotahin mo yung pamilya namin. I'm only doing my job and Philip's death wish. Attorney, tama po si Ma'am Amanda. Sila naman po talaga yung totoong pamilya ni Sir Philip, eh. Bakit hindi na lang po si Ma'am Amanda o si Sir Patrick ipakilalang may-ari ng kumpanya? Happy Lou, hindi pwedeng si Amanda o si Patrick. Sa'yo ipinamana ang kumpanya, kaya ikaw ang ipapakilalang CEO sa boards at sa employees. Eh, pag ganun po ba? Ano po bang ginagawa? Well, kailangan magbigay ka ng speech kapag pinakilala ka na. And Happy Lou, sorry. Word of advice, tama si Amanda. I think you should update your wardrobe. Iha, CEO ka na. Hindi ka na litsyonera. Ready tayo? Oh! Ano to? Huwag yung sabihin dito kayo kakain sa dining table ko. At sa harap ko. Anak, doon nila tayo sa kusina kumain. Good. Nakakawala kasi na appetite. Nay, teka. Dili ta dito mukhaon sa kusina. Dinhi, dito tayo kakain. Amanda, paano ba magkakasama na tayong lahat dito sa bahay na ito ngayon? Kung ayaw mo kami makita, tiis-tiis ka muna, ha? Alam mo, Martha, bilib din ako sa kapal na mukha mo, no? Ramdam ko hanggang dito sa pwesto ko. Piruin mo, hindi lang yung kumpanya namin ang inangkin ng anak mo. Pati ba naman tong mansion ko? Gusto niyo pang angkinin? Wa migi angkon. Lahat yan nakalagay doon sa last will ni Philip. Magkahati tayo sa bahay na ito. Hati. Yayay! Yayay, Madonna! Yes, ma'am. Pakikuha mo nga ako ng masking tape. Yung kasing kapal ng mukha ng pamilyang to, ha? At saka, pentel pen. Come on. Right away! Ma'am. Ito na po yung scotch tape. Tsaka pentel pen. Doon ka sa kabila. Kunin mo yan. Hahatiin natin to. Pati itong lamesa, lahat ng parte ng bahay na to, hahatiin natin. Yan, hanggang dyan. Dito. Sa sahig. Sa sahig po, ma'am. Yan, oo. Hati pala, ha? Hmm. At ito, pipirmahan ko. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin yan, yung side na yan, sige, sa inyo na yan. Total, eh, minsan na kayo makaluwag-luwag, ano? Kaya sa inyo na. Pero, itong side na to, kay Amanda lang. So, ibig sabihin, kahit dito sa upuan ko, sa trono ko. Sige na, yay. Walang pwedeng umupo, kundi ako lang. Naintindihan niyo? Maliwanag. Sabi ko na nga, nabuwang na. Halika na! Kain na!
Anli ulam tayo ngayon. At ikaw, mag-dieta ka muna sa kanin, ha? Puro lang ulam. Ah, ikaw, madam, kanin lang ba ang kakainin mo? Yayay! Yayay, Madonna. Opo. Kunin mo yung ulam doon. Ha? Huh? Oh, 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 oh. Hindi pwede. Hindi pwede, oh. May pirma, may pirma. Hindi pwede. Kayo talaga, mga PG talaga kayo. May pirma? Okay, fine. Ipaghain mo na lang ako sa garden, okay? Sa garden? Hindi ka pwede mo, ano? Hindi pwede. Dito. Hindi ka pwede mo, ano? Hindi pwede. Eh, nandun ang garden eh. Alam ka naman umikot pa ako. Well, that's your prom. Yayay! Po! Doon! Run away! Come on! Nay, sige, English pag sa mansion? Ewan ko ba. Parang napapa-English ako pag nandito ako. Come on! Kumain, kumain na kayo, kumain. Let's eat! Sige, kumain na kayo. Let's eat.